Right, next topic tayo. Are you guys interested sa esports scene, specifically sa shoutcasting? Naisip nyo ba na mag-shoutcaster kayo? Sumigaw. Magsisigaw. Na-try nyo ba na magko-commentary kayo habang nanonood kayo? No? Uy, kaya ko pala. Dal-dal ko pala. Ganun. Feeling ko si Shed. Hindi ko kaya yun. Shout ka. Bawal kumain to habang nag-shoutcast. Oh, yun nga lang, Shell. Bawal kumain. Mukhang hindi para sa akin. Sinubukan mo mag-shoutcast? Seryoso? Di ba natin nung... Hindi ko alam. Ano pa yan? Explain. Season 1 natin, tapos may naglalaro, tapos tirinay ko lang na para ang hirap. May naglalaro ng Valorant yata. Oh. Naka, ano tayo, after ay, ayan na podcast. Siya. Ayan na, babaril siya. Ayan na. Oo. Ayan na. Kasi ba sinubukan ko? Pero pinindot niya po yung B. Kailangan mong aralin yung game talaga. Lahat ng skills, mga ganun. Tapos magko-comment ka pa ng ano yung magandang strat pag tinanong. Ayan, nalaglag po ang baril niya. Naalala ko po nung bata ako, nalaglag ako kakin na magulang. Ganun po yung shot. Naalala ko nun, nalaglag yung brief ko. Oo, oh, sa harapan ng maraming ano. Laging mayroong backstory, no? So, Kasi, so if you're interested, nag-share yung ano si yung TNC head coach na si Kaisan Lupueto, also known as Wolfcast, nung kanyang mga experiences. Ano experiences so, pinag-uusapan natin? Ano experience na ano? Tingnan natin kung maganda ba or negative yung experience niya. Basically, nireveal niya sa kanyang Twitter account na hindi pa rin siya nakakatanggap ng bayad dun sa kanyang Mobile Legends na tournaments. So, oh late God. Payments. Okay. So, negative gano experience. Gano'ng katagal yung ano? So, yung dalawang event yung na-mention dito eh. Specifically kasi, yung Games for, ano, Games for the Future and MSC 2024. Yung Games for the Future, nangyari tong event na to noong 2024. February 2024. Tagal na. Uy, ilang months na yun. Tapos yung isang event, yung MSC, nangyari noong July 2024. So, di pa rin niya natatanggap yung bayad niya dun sa dalawang event na yun. So, ganun. Yun yung unfortunate. And then, sabi din niya, apparently, according to Wolf, yung mga late payment na daw na to is hindi na bago. And then, part din to ng reason bakit nag-post siya from shoutcasting. Hindi ko alam ano yung contract nung, ano eh, nung pagdating sa shoutcasting or sa mga ganyan. Pagdating kasi sa advertisement, usually 90 days dun sa dapat ang, ano, ang bayaran. Supposedly nasa contract dapat yun eh. So, shout out po sa mga sumusunod. Shout out kay number 8 for Daddy. Kasi siya pala yun. Daddy. Daddy. Pakiclip. Ay, wala siya antagonist. Then, reminder po, Renz R. Villegas. Wala pa rin po yung mga insides na pinanish nyo sa amin. Then, salamat sa mga chatter. Sila Kuma Mars, sila Nier, sila Reconnecting PH, sila Martini. Mr. Ken. And then, si Twitch Hanya. And wala si MyStream. Wala si ano yun eh. Wala si Hampas Lupa. Mukhang nakalibutan niya. Pero shoutout na rin sa'yo. Hampi Lupi. I am Pasupa. Kung tagalan natin di sinasabi yun. Yeah. Wala rin Tokay, si Tokay. Nasa kaman. Wherever Tokay, you are. Paramdam ka Tokay. Okay, galaw mo baso. Galaw mo baso na paano ka na to. Okay, galaw mo baso. Tsaka na rin kay Gege Lord. Yung mga dalawang victim na po. Gege Lord, may galaw din yung baso. May ano eh, no? May something in common yung dalawang yun. Yep.